Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved co-preacher, beloved brother Jose Rebella. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa tayo pong lahat po mga minamahal. Ay dumalangin po tayo sa ating napakabay na Diyos upang tayo po ay samahan at gabayin po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Tao sa puso kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inoon na unang bahagi na ipumbalan mong gawain. Nalubos ang pinagpalat na lingisan at narito po kami ngayon sa pag-aaral ng pumbalan mong salita. Bago pong lahat, patawarin po kami sa mga kami nasumpungan, nagkulang, nagkasala sa iyo. Buksan mo ang pangunawa ng bawat isa na naririto. Gamitin mo lamang iba ang panglingkod, maging daloy pa ng espiritual na pagapala sa bawat sa salit ng kapot babanggitin, maging pagapala sa lahat ng ayon puminamahal ng mga kapatiran, pagpalain mo yung pumbalan mong salita sa unat dalangin ng ayon puminamahal at iginagalang ng ayon mahal na pastor, aming pong sinasaway magawa ng kaaway, pag-alinlangan, I command you cast out right now in the name of the rest Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kayo na po mga kami namahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago pong lahat, aking pong ipinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa dubling paggalang at pagbati sa ating bubilabot Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. The entire prophet of our loving God and His beloved children at patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating bubilabe na Honorable Assistant Pastor Lina Salmeda. Maging sa lahat ang ating pumakasamang kapang manggagawa, sa lahat ang ating mga beloved elders, beloved, sa lahat ang ating puminamahan ng mga kapatiran, baguhan, mano, datihan, maging sa lahat ang ating pong mga webcast viewers, amen, na patuloy po umaantabay sa gawain ito. Magandang magandang hapon na po sa ating lahat. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Anong magandang gawin kapag bigo at walang bunga ang pagod mo? Marami mga tao ngayon po mga minamahal na nakakaranas na mga ganyan. Nagtatrabaho sila na nagtatrabaho parang hindi umaasinso ang kanilang buhay. Mayroong iba sinusubukan na maghanap ng trabaho. Sila po mga minamahal, hindi makapagtrabaho, hindi makahanap ng trabaho. Pinapangarap na umasinso. Sila po mga pinapangarap na umangat ang kanilang kabuhayan, ngunit wala. Palaging nag-a-apply, mag-abroad, ngunit laging nadi-denied yung kanilang petisyon. Gusto nilang gumaling. Nagpapagamot sila, umiinom ng gamot, nananalangin kahit anong gawin, lalong lumalala ang kanilang pakiramdam. Hindi gumiginhawa ang kanilang karanasan. Isa yan sa mahirap na karanasan ng mga tao, yung nagpapagod ang mga tao pero walang asenso, ginagawa nilang lahat pero walang produkto, walang bunga. Ngunit sa mga tunay na mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa sulat ng Apostol Pablo sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15 at versikulo po ay 58. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58, ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Pisulo. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Diyos po ang magpala. Bigyan po natin ng tema ating tatalakayin sa araw na ito. Laboring for Christ is not in vain. Ang pagpapagal para kay Kristo ay hindi walang kabuluhan. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na napabilang sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi po tayo sabay-sabay iniligtas ng Diyos. Ang iba sa atin, isang taon pa lamang ang kanilang paglilingkod pataas, samantalang ang iba, dekada na ang lumipas at hanggang sa mga oras na ito,
nananatili ang kanila pong kasigasigan, kainitan na gumagawa ng gumagawa para sa ating pinakamahalapayon. Bakit? Dahil alam natin lahat ng ating ginagawang paglilingkod sa Kanya, paggawa ay mayroong kagantihan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahalapayong Jesus. Amen. Kaya napakapalad po natin lahat. Mula nung tayo po maglingkod sa gawain na ito, hindi mapigil ang mga kapatiran po natin na walang sawa ang kanilang pagdalo, paggawa sa balay na gawain ninyo, sapagkat alam po nila, darating at darating araw, tatanggapin po nila ang kanilang reward doon sa langit. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, anong magandang gawin dito sa balay na kasulatan ng panahon? Ang mga alagad ng Diyos, sila po mga minamahal ay nangisda. Si Apostol Pedro, basahin po natin dito po sa Lucas Kapitulo 5 at ang versikulo 4 hanggang 5. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 5. At pagtigil niya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang iyong mga lambat upang mamalakaya." Sa 5, at sumagot si Simon at sinabi, "Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat." Amen. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Ayon po mga minaman sa ating damasa, nung panahon ang si Apostol Pedro, siya po mga minama ay nangisda. Si Apostol Pedro po mga minamahal, yun po ang kanya pong hanap buhay. Kabisado niya po mga minamahal kung saan naroon ang mga isda. Ngunit ang sabi po rito, nangisda si Apostol Pedro, sila ay walang nahuli. Isipin natin po mga minamahal, buong magdamag ni isa, wala silang nahuli. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya anong kailangan gawin? Kapag naranasan natin ang ganito, pagod na pagod, walang bunga. Dalawang bagay lang ang gusto natin malaman at matandaan. Una, keep on believing. Have faith in the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kung itutuloy po natin ang basa, Lucas 5 at ang versikulo po ay 6. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 5, versikulo 6. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. Amen. Amen. At nang magawa nila ito, ano po yung ginawa ni Apostol Pedro at ang kanyang mga kasama? Sumunod sila sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ano? Ihagis ang kanilang lambat. At ang sabi po rito, nung inihagis po nila ang kanilang lambat, at nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkampupunit ang kanilang mga lambat. Ibig sabihin sa sobrang dami na kanila pang nahuli sa kanilang lambat, nagkapunit-punit ang kanilang lambat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaysa bala nakasulatan po mga minamahal, pananampalataya ng isang tao ang magbibigay sa kanya ng katugunan ng kanya pong hinihingi sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya po mga minamahal, nung panahon ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, 2,000 nakakaraan, nangaral po siya ng banal na salita sa maraming mga tao. Lahat na mayroong karamdaman, nananampalataya, naniwala sa ating pinakamahal pa ay sila ay gumagaling. Amen. Kaya sabi po rito sa Mateo 8 at ang versikulo po 10, yung sentoryon na lumpo, nang naniwala po siya sa ating pinakamahal pa ay Jesus, pinagaling siya. Isipin po niya, lumpo, hindi makalagad, subalit nung siya po ay naniwala sa ating pinakamahal pa yun, karagadaka, pinagaling ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. 12 taon na inaagasan isang babae. Subalit nang siya po ay lumapit, nahipo lamang niya ang laylayan ng damit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaagad gumaling. Amen! At ang mga bulag, nung sila po'y sumampalatay at naniwala, narinig po nila yung pangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila po ay nagkaroon ng paningin.
Ganun po katotoo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kung paano po ang ating pinakamahal na Panginoon, nangyari ang mga bagay na ito na lahat ng sumampalataya sa Kanya, sila tinatanggap nila ang kanilang mong kahilingan sa Diyos, maging sa ating kapanahunan, lahat ng naniniwala, lahat ng sumasampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kanila pong nakakamtan ang kanilang mga kahilingan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat na mayroong pananampalataya magsabing praise the Lord. Ngunit ang ilang mga mananampalataya, imbis na sila po ay sumampalataya, manampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, ano ang tumatakbo sa kanilang kaisipan? Ano ang sinasabi nila sa kanilang mga sarili? Puro reklamo. Puro tanong sa Diyos. Why Lord? Bakit Panginoon? Bakit ganyan? Even minsan po mga minama dumarating sa ilang mga mananampalataya. Katulad ng mga Israelita. Nung sila po mga minama ay malapit na po sila sa lupang pangako doon sa itinuro ng Diyos sa kanila. Saka sila nagreklamo. Ano ang sinabi ng mga Israelita kay Prophet Moises? Dinala mo ba kami rito sa ilang upang dito kami mamatay sa gutom? Mas mainam pa doon sa bansang Ehipto na kami busog na mamatay. Ang sabi po nila, sa pag-akala po nila, tama ang kanilang sinasabi na puro pagre-reklamo. Everybody shall praise the Lord. Kaya minamahal kong mga kapatid, instead of complaining, instead of asking the Lord why, replace that with faith. Replace that with trust. Palitan po natin ang pananampalataya. Palitan po natin ang pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, kalahati ng laman ng Biblia tungkol sa sakit at paghihirap. Alam po ba natin kung tungkol saan naman yung kalahati pa ng Biblia? Tungkol naman kung paano tayo tutulungan ng Diyos sa gitna ng mga sakit at paghihirap. Pain, suffering in the Bible, that is the bad news. But the good news is if you read it through, pagpapatuloy mula ang pagbabasa mo sa banal na kasulatan, makakakuha ka ng mabuting balita. Everybody shall praise the Lord. At ano po yung mabuting balita? Eh, sinasabi sa banal na kasulatan, una, ano ang makukuha natin kapag tayo po ay nagpatuloy sa pagbabasa ng sa banal na kasulatan? At kapag tayo po ay nagpatuloy na gumawa ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos, una, hindi mananatili ang sakit at pagdurusa sa buhay mo. Unang Pedro 4:16. Dito po sa unang Pedro, kapitulo 4, dito po sa versikulo 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Amen. Amen. Kaya tayo mga mananampalataya, dumarating sa buhay po natin, nagkakaroon po tayo ng sakit at karamdaman. Ngunit alam po natin kapag tayo po'y nagpatuloy na gumawa ng gumawa ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos, hindi mo namamalayan ang sakit at karamdaman mo. Ito na ay pinagaling ng ating dakilang Diyos sa buhay, sapagkat totoo siya na ating Diyos sa pinaglilingkuran sa balanagawain na ito. Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Binabata po natin kung tayo po may problema, hindi po nagiging daan para tayo po huminto, bagkus lalo pa tayong ano, magpursigi na gawin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, sapagat alam po natin ang Diyos ang maglulutas sa ating mga problema. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, Diyos na maaasahan sa lahat ng bagay. Amen. Marami po mga patotoo na mga kapatiran po natin, napakalaki ang kanilang problema. Subalit, imbis na sila po'y huminto na maglingkod, imbis na sila po'y huminto sa paggawa sa katwiran at kalooban ng Diyos, lalo po sila nagpakainit. Habang nagpapakainit po sila, hindi po nila alintana na ang kanilang mga problema nilutas ng Diyos.
sa po nating kapatiran, bangkarote. Milyon ang kanyang, utang sa tao. Subalit, nung siya po mga minamahal, napabilang po siya sa gawain na ito. Naniwala po siya na sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay walang imposible. Siya po mga minamay nangako na maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. At alam po ninyo, nung siya po ay napakalaki ang kanyang problema, wala bang solusyon sa kanya pong pag-iisip, sa kanyang iniisip po mga minamal, magpamakamatay na. Yun po ang tamang solusyon sa kanya pong mabigat na problema. Subalit, nung siya po ay mapabilang sa gawain na ito, naglingkod, sumunod, gumawa alinsunod sa kalooban ng Diyos, nilutas ang kanyang napakalaking problema. Sinabi ng mga tao, ang utang mo, bayaran mo na kapag mayroon ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na imposible na sabihin po ng taong ganon na bayaran mo na kapag mayroon ka. Ialam po nila, wala naman talagang, hindi talagang makakabayad. Ngunit sino po ang humipo sa puso ng taong iyon? Walang iba kundi ang Diyos na buhay na ating kinikilala, pinapaglingkuran, sinasampalatayanan sa pamamagitan ng gawain nito. There is Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Pangalawa, ano ang mabasa na po natin sa Biblia at matamo kapag tayo pinagpatuloy na gumawa sa kalooban ng Diyos? Ang ending at katapusan ng kwento, maganda at ano iyon? Josue, Kapitulo 1 at ang versikulo po ay 8. Josue, Kapitulo 1, versikulo 8, ganito po ang sinasabi. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayo iyong pagiginhawain ang inyong lakad, at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamal, ang ending ng kapag binasa po natin ang banal na kasulatan, tatamuin po natin ang mabuting kawakasan. Amen. Kaya sa lahat ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay ito po ay mabuting bagay, hindi sa ating ikasasama. Kaya kapag patuloy po natin pinaglingkuran ang ating pinakamahal na Panginoon sa kabila ng kaliwa at kanan, sa kalikuran o sa unahan, harapan po natin, dumadanas po tayo ng problema, makaramdaman na minsan dumarating ito sa buhay ng mga mananampalataya, kahirapan, pag-uusig o anong pamambagay na ito po ay nagdi-discard sa ating paglilingkod, huwag po natin pansinin. Intindihin po natin papaano po natin may isasagawa ang katwiran at kalooban ng Diyos, sapagkat pangako ng Diyos, kapag tayo po ay gumawa ayon sa kanyang banal na kalooban, tatamuhin po natin ang mabuting kawakasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Alam po ninyo po mga minamahal, yung aking mahal na tito, na kung saan nakilala po niya ang gawain niya ito, talagang na-observahan po niya. 1975 po yung 1976, kundi po ang nagkakamali. Alam po ninyo talagang nahipo ang kanyang puso na totoo ang gawain niya ito. Totoong gawain ng Diyos. Lumipas ang napakaraming taon sapagkat binata po ito noon. Nagtrabaho sa Maynila hanggang nakapag-aral, nakapagtapos, hanggang siya po ay nakasakay ng barko. Lumipas po ang napakaraming taon. Subalit, nung panahon siya po mga minamahal, taong nakaraang taon po ang mga minakundi po, nagkakalang nakaraang taon, nakakilala po siya sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi na po siya nag-alinlangan, nagpabotis po siya ang kanya po malaanak. Under observation, yacht choir na po sila. Everybody shall praise the Lord. Kaya tuwang-tuwa ang kanyang pong mahal na anak, sapagkat sila po mga minamahal ay napabilang na po sila sa tunay na balay na gawain ng Diyos. At alam po ninyo, tuwang-tuwa po siya habang siya po ay kinakausap ko po ang sabi po niya, sapagkat napapakinggan niya yung mga himala rito na ang mamamatay na kayang-kayang buhay ng ating dakilang Diyos. Akala po niya sa tao lamang mangyayari. Inagkataon, nangyari sa kanyang mahal alagang hayop na aso. Dahil siyempre, nauso po yung ngayon po mga pag-aalaga ng maraming mga tao. Talagang mahal na alam po niya yung aso, inaalagaan po nila dahil malaking tulong din po yan sa ating mga tahanan. Amen. Tumatahol niya kapag mayroong magnanakaw. Alam po ninyo, yung kanyang aso, naghihingalo na, mamamatay na. Biglang naisip po niya, iliyans ko kayo yung asong ito dahil mamamatay na.
Alam po ninyo, inilihans po niya, naniwala sa ating dakilang Diyos. Pinagaling, minuto lamang, tumatakbo na. Amen! Walang ibang may gawa niyang kundi ang ating pinakamahal na pain. Tuwang-tuwa po siya nung siya po ng kanyang ikinukwento sa akin. Sabi ko po, nangyayari din po niyan sa mga kapatiran po natin na mamamatay na ang kanila pong lalagang hayop na sila po inilihans po nila. Pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen! Kaya nangyayari yung mga ganong bagay po mga minam sapagat narito po tayo sa totoong banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kababayan po natin, taga-subaybay sa programang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, welcome po kayo sa gawain na ito. Maglingkod po tayong lahat sa ating pinakamahal na Panginoon. Huwag po kayong makontento sa inyong pong panunood, pakikinig sa inyong tahanan, kundi dumalo kayo mismo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry upang maranasan din po ninyo ang amin naranasan sa aming patuloy na paggawa, paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Pangatlo, ano ang ating babasa sa banal na kasulatan? Makamtan natin kapag tayo ay patuloy na gumawa ayon sa kanyang banal na kalooban, magtatamo tayo ng kaligtasan. Judas Kapitulo 1 at ang versikulo po ay 3. Dito po sa sulat ni Judas, Kapitulo 1, versikulo 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo ng inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Amen. Amen. Tayo po mga minamahal na mga sumasampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo, gumagawa po tayo sa kanyang banal na kalooban, tayo po ay nagtamo ng kaligtasan. At ang sabi pa po ng Hebreo Kapitulo 5 at ang versikulo po ay 9, kaligtasan sa lahat ng nagsisitalima sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Tandaan po natin po mga minamahal na ang ating kaligtasan na natanggap sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus hindi kayang bayaran ng salapi. Buong kayamanan po mga minamahal sa libutan hindi kayang ibayad sa kaligtasan na natamo po natin, natanggap po natin sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob sa ating pinakamahal na Panginoon, sa ating patuloy na paglilingkod, patuloy lamang po tayong gagawa't ng gagawa sa banal na kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagparito. Sapagat wala po tayong may gaganti sa ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, kundi paglilingkuran po natin siya. Gagawin po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen! Everybody shall praise the Lord! Ginagawa ko ito! Naglilingkod ako sa Kanya dahil mahal ko ang Diyos. Sabihin po niyo, mahal ko ang Diyos. Iilan lang ato po mga kami nagmamahal sa Diyos. Lahat ng nagmamahal sa Diyos, magsabing praise the Lord! Amen! Minamahal po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy na gumagawa ng gumagawa ayon sa Kanyang banal na kalooban. Amen! Ginagawa ko ito dahil iniligtas ako ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya po mga minama, yung kaligtasan na ating natanggap po mga minama, hindi kayang bayaran ng salapi. Kahit araw-araw ang ating pagsamba, paglilingkod sa ating dakilan Diyos, hindi natin kayang bayaran. Kaya ilang beses po tayo dumadalo ng isang linggo? 3 beses lamang. Amen! Ngunit po mga minama, yung ating ginagawang pagdalo, paglilingkod, lahat ng ating ginagawang pagsunod sa kalooban ng Diyos, mayroong kagantihan. Sabi po ng Awit 62 verse 12, mayroong pong reward pagdating ng araw, ating niyang tatamuhin pagdating po natin sa langit. Kaya kung gusto po natin maraming reward, maraming pagpapalang ating tatanggapin dito pa lamang sa lupa, huwag kang maging tamad, kundi patuloy kang gagawa't gagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya huwag natin bilangin ang ating ginagawa sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Gayahin po natin si Apostol Pablo. Ang sekreto po ni Apostol Pablo, ipinalagay niya ang kanyang sarili na para siyang baguhan.
Hindi po ba kapag baguhan po siyang mananakapagbaguhan po ang isang mananampalataya? Naran po ang kanya pong masigasig na paglilingkod sa Diyos. Hindi ko sinasabing matagal na po kayo ang nalalamig na ang paglilingkod niya sa ating dakilang Diyos. Hindi po totoo yan. Amen! Bagkus habang tumatagal ang ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, kinasasabigan po natin paglingkuran ng Diyos. Yun po ang totoo. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kahit madekada na ang ipinaglingkod mo sa ating dakilang Diyos, patuloy kang gagawa para maraming pagpapala ang tatanggapin mo pagdating doon sa langit. Everybody shall praise the Lord. Pang-apat na po tayo po, mga kaminamahal. Ano pa ang ating babasa at makamtan kapag tayo po'y gumawa sa Diyos? Pagtulong ng Diyos sa atin. Isaiah Kapitulo 41 at ang versikulo po ay yes. Dito po sa aklat ng Isaiah 41, yes. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking papalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Amen. Tutulungan po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon at tayo po ay aalalayan. Sa gitna ng kadiliman, tutulungan po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kapag wala ang Diyos sa buhay po natin, hindi po natin kaya maglingkod ng ganito. Tatlong beses ka dumadalo sa lansang linggo, kaya ang mga kababayan po natin, nagtataka po sila, ano po ang natatamo ng mga mananampalataya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lagi silang nananambahan, lagi nalang dumadalo. Paano ang kanilang kakainin? Ngunit pinatunayan ng Diyos na siya po ay totoo. Totoo ang kanyang banal na salita. Kapag inuna po natin ang katwiran at kalooban ng Diyos, hindi po tayo pagkukulangin. Eh, tingnan po ninyo ang mga kababayan po natin, walang tigil ang kanilang pagtatrabaho 24/7. Yung gabi, ginagawang araw. Yung araw, ginagawang gabi. Wala silang ginagawa kundi magtrabaho ng pagtrabaho. Kayo dito, kayo doon, lahat ng kanila pong ipinundar. Kapag dumating ang karamdaman, napunta lamang sa pagamutan. Ngunit tayo na mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay, kapag tayo po ay naroon sa kahirapan, gagawa ng paraan ang ating pinakamahal na Panginoon para tayo po ay hanguin sa kahirapan. Pagpapalain po tayo dahil tunay ang kanyang banal na salita. Habang ikaw ay gumagawa ng gumagawa, sumusunod sa kalooban ng Diyos, lalo kang pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, pandemya, ngunit ang mga atunay na anak ng Diyos, naghirap po ba sila? Hindi, bagkus lalo po silang pinasagana. Kung kailan naging pandemic, tayo po ay nakapagpatayo ng ating bahay sambahan maging dito sa lugar na ito ng Pampanga. Ito po ay malapit ang matapos. Amen! Lahat ng sumasampalataya sa ating dakilang Diyos, magsabing praise the Lord! Amen! Lahat po tayo sumasampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen! Kaya po mga minamahal, kapag tayo po ay hindi nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hindi po natin magawang maglingkod sa Kanya. Dahil tayo po mga minamahal ay mayroon pong kanyang-kanyang kahinaan. Minsan dumarating sa buhay po natin na hindi natin pagkayang paglabanan ang ating kahinaan. Imbis na tayo po ay magpasalamat sa Diyos, nagre-reklamo ang ilan. Amen. Ngunit sa pamamagitan na banal na Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon na nananaan sa ating puso, gumagabay sa atin, tumutulong sa atin upang tayo po ay magtagumpay na maglingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hindi po ba natin napapansin, minsan dumalo po tayo na malungkot. Ngunit kapag tayo po mga minagpuri sa Diyos, wala pang isang oras, wala pang limang minuto, galak ka na. Bakit? Nadama mo na ang banal na Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon. Iyan po ang umaliw para tayo po ay makagawa sa kalooban ng Diyos at tayo po mga minamahal ay pagpapalain niya. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Panglima, anong ating kakamtin kapag ating binasa ang banal na kasulatan at kapag tayo gumawa ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos? Ang mga nahihirapan sila iaangat at itataas ng Diyos. Unang Pedro
5 at ang versikulo po ay 6. Dito po sa unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 6. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. Amen. Ang sekreto mo mga minamahal para tayo pagpalain ng Diyos, lagi tayo nagpapakumbaba. Habang ikaw ay nagpapakumbaba at patuloy kong gumagawa sa kalooban ng Diyos, itataas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siyempre, kapag ang tao ay nasa, mataas na siya, paano siya itataas pa ng Diyos? Imataas na. Ngunit kapag isang Kristiyano ay nasa mababa, itataas siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tingnan po ninyo. Sa pag-akala ng mga kababayan po natin ang ating ginagawang sa pinagawang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito po'y kaluguyan. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng ating ginagawa sa paglilingkod sa Kanya, paggawa sa Kanya, sa kalooban Niya, mayroon pong gantimpala. Kaya hindi kalugihan ang maglingkod sa Diyos. Abutin man ang kamatayan ng isang mananampalataya na mainit sumusunod sa kalooban ng Diyos, pakinabang kakamtin niya ang gantimpala, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minama, tingnan po ninyo. Puno ng hirap at pagdurusa ang buhay mo. Oo, pabigat iyan sa tingin mo. Parang binababa ka. Pero huwag kang titigil, huwag kang susuko, dahil hindi pa tapos ang kwento. Everybody shall praise the Lord. The other part of the story is, how will God lift you up? But God cannot lift you up if you do not believe in the Lord. Amen? Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka naniniwala sa Kanya? Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka naniniwala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus? Paano ka iangat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus kung susuko ka na? Kaya ang sekreto, huwag sumuko, huwag tumigil sa paggawa para tayo pagpalain. Keep on believing, keep on trusting, maniwala at magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Iyan ang ginawa po ni Apostol Pedro, naniwala siya na ihagis ang lambat. At ano po ang nangyari po mga minama nung sumampalataya, naniwala sa ating pinakamahal na Panginoon ayon sa ating nabasa kanina? Nagkapunit-punit ang kaninang lambat dahil sa maraming isda ang kaninang nahuli. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Pangalawa, malapit na po tayo magtapos. Keep on struggling, keep on working, pagpatuloy mo ang pagpapagod mo. Pagpatuloy mo ang iyong mga ginagawa sa nais ng ating pinakamahal na Panginoon. Hebreo, kapitulo 6, at ang versikulo po ay 1. Huli, dalawang versikulo na lang po ito. Hebreo, kapitulo 6, versikulo 1. Kaya tayo tumigil na pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo, at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay sa muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Habang tayo po ay nagpapatuloy na gumagawa ng gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay nagiging perpekto. Ang bawat isa sa atin, wala pang perfect po rito. Hindi pa tayo perpekto sa harapan ng Diyos. Ngunit kapag tayo po ay nagpapatuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagiging perfect po tayo. Kailan? Kapag nadama po natin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos na papatawad lahat ng ating mga kalikuan, ang ating mga pagsalangsang, nagiging perfect po tayo, perfecto po tayo sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen! Kaya po mga minama, ang mga Israelita po mga minama, napansin po ninyo ang kanila pong paglalakbay patungo sa lupang pangako na itinuro ng Diyos sa kanila. Nung sila po mga minamahal malapit na sa lupang pangako, pinanghinaan sila ng loob. Kaya sabi po ng Bilang 32 verse 7, pinanghinaan sila ng loob upang hindi sila makapagpatuloy na lumakad, gumawa patungo sa lupang pangako na itinuro ng Diyos sa kanila. Amen! Dahil sila po mga minamahal hindi nagpatuloy sa pagsunod, pagtalima sa utos ng Diyos, nagreklamo po sila. Hindi sila nakarating sa lupang pangako, hindi nila nakamtan ang lupang pangako, maliban lamang kay Josue at kay Caleb. Kaya kung tingnan po natin po mga minama si Apostol Pablo, yung nabasa po natin kanina, Apostol Pedro, ika nga. Si Apostol Pedro po mga minama, buong gabi, nang huli sila ng isda, wala silang nahuli ni isa. Kung titingnan po natin si Apostol Pedro, siya po
ay talagang maging isda po siya. Mula pagkabata hanggang siya po pagka nagkaedad po siya po mga kaming, naging isda po siya, kaya kabisado po niya kung saan naroroon ang isda. Ngunit nung sila po mga kaming namahal, ay nanghuli buong magdamag ni isa, wala sing nanahuli. Maliban lamang nung lumapit na po ang ating pinakamahal na Panginoon, inutusan po ng ating pinakamahal na Panginoon si Apostle Pedro, inihagis niya ang kanyang lambat, nagkaroon ng napakaraming huling isda. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya po mga kaming namahal, tayong lahat ng mga mananampalataya, kung pagod ka na, huwag kang sumuko. Huwag kang titigil. Pagpatuloy mo lang ang paggawa mo sa kalooban ni Diyos. Alalahanin po natin, effort comes before excellence. Excellent. Effort comes before excellence. Sabihin po natin, effort comes before excellence. Kaya kung gusto mong makuha ang pinakamabuti, pinakamaganda sa iyong buhay, kailangan pagpaguran mo, huwag kang titigil. Konti na lang makukuha mo na, sabagat na sa sulat Galacia Kapitulo 6 at ang versikulo po ay 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sabagat sa takdang panahon, tayo po'y magsisipag-ani kung hindi tayo mangang hihimagod. Kaya konting panahon na lamang ating gagawing sakripisyo dito sa ating mundong ginagalawan, malapit na po natin tamuhin ang ipinangako ng Diyos, langit at buhay na wala hanggan. Konting sakripisyo na lamang ating gagawing paglilingkod dito sa lupang ito, tayo na po mga minamahal, atin na po makakapiling ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dito na po tayo sa huling talata, Hebreo Kapitulo 10 at ang versikulo po ay 23. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, ang versikulo po ay 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa, upang huwag magalinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga mila, lahat ng mga sinyalis na nagaganap sa panahon po natin ngayon, yan po ang palatandaan na napakalapit na po tayong kunin ng ating dakilan Diyos sa buhay. Kung kaya't ang ating nabasa, ingatan po natin, matibay ang pagkakakilala po natin sa ating pinakamahal na Panginoon, nang sa ganon, hindi tayo mag-alinlangan sa kanyang mga pangako. Amen! Kaya sabi pa po rito sa Hebreo 4.14, yamang ang tayo'y mayroon isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Amen! Kaya tayong lahat po mga minamahal na napabilang sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nakikilala po natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran, nakikilala po natin ang Diyos na sinasamba, sinusunod ang kanyang mga utos, walang dilidiba kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na siya po ang magbibigay sa atin ng gantimpala pagdating nang araw. Kaya po mga minamahal, kailangan lamang mayroon po tayong pundasyon ang grasya ng Diyos. Paano tayo bibigyan ng basbas kung walang pundasyon, kung walang ginagawa, hindi po ba? Hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Uuwi tayo na hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos, na uuwi na luhaan. Hindi tayo pababayaan ng ating pinakamahal na Panginoon na uuwi na walang dala. Hindi tayo pababayaan ng ating pinakamahal na Panginoon na walang buong ang ating kapaguran. Everybody shall praise the Lord. Basta't ano, tandaan natin, magtiwala tayo sa ating pinakamahal na Panginoon, at huwag kang titigil sa pagsisipag, huwag kang titigil sa iyong ginagawa. Keep on believing, keep on struggling. The good news, God is not allow you to go empty-handed. Your effort will have a fruit in God's
time. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, kaya't sa daktang panahon, tayong lahat ay magsisipag-ani. Amen. Patuloy lamang po tayong gumawa sa katwiran at banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon upang ikaw, ako, tayong lahat na patuloy na gumagawa, hindi naghihimagod sa paggawa sa kalooban ng Diyos, tayo pong lahat ay magtatamo ng kaligtasan at magmamana ng buhay na walang hanggan. Laboring for Christ is not in vain. Ang pagpapagal para kay Kristo ay hindi walang kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating dakilan Diyos, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Awitin po natin yung wag kang bibigay. Praise the Lord. Hallelujah. Papurihan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Saan? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, alalahanin po natin ang ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin lahat. Na hindi po natin magawang maglingkod ng ganito kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. Parang bang di mo na kaya at kay dami mong problema, parang bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bigay, ayaw masasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Iba bang kanyang muli kung ika'y nagkamali? Itatayo kanya sa tuwing nagdarapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalikan muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw masasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo. Ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihima. Mga minamahal, nasa ating kalagitna ng ating napakamay ng Diyos, buksan po natin ang ating puso. Hallelujah! Magpagumpapa po tayo sa manalaharapan ang ating pinakamahal na Panginoon. Sama-sama po natin siyang mamulihan, lumalakir ang kanyang mananampalataya. Hallelujah! Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay,
kagantihan. Mayroon ang kanagkakalaan ng gantimpala sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Sama-sama po natin siya pamulihan sa oras na ito. Iluwanagin ang kanyang panalang pangalan na kila ang Diyos sa buhay mo natin. Sawa, huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw ang sasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Kasama mo siya. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sabi ng awitin, huwag tayong makapagod sa ating ginagawang, hallelujah, paggawa sa ating pinakamahal na Panginoon. Huwag po tayong susuko, huwag po nating ayawan ang paglingkod po natin sa ating pinakamahal na Panginoon, sapagkat sa paglilingkod po natin sa Kanya, sa pagtalima sa Kanyang bala na utos, tayo po ay tanagap ng gantimpala. May nakalaan na gantimpala sa bawat isa sa atin. Tatamuhin po natin ang kaligtasan na ipinangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ang ating puminamal na kababae na walang sama umaantabay sa gawain nito, dumalo po kayo mismo sa balanagawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry upang kompleto po niyong tanggapin ang mga pagpapala mula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. E sa mga oras ito po mga minamahal, tayo pong lahat ay sama-sama po tayong manalangin. Pagkatapos po natin makapanalangin kung sa ating pangangailangan, kung tayo po ay may karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, isipin po natin ang kamay ng ating mahal na pastor ang nakapatong sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan, sawayin po natin yung lahat ng uri naman sakit at karamdaman. Kung tayo po ay may mabigat na problema, mga suliranin sa buhay, dalawang kamay na kataas, sawayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa oras na ito. O po, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, pinakamahal na Panginoon Jesus, nagpapasalamat kami sa iyo, mahal na Panginoon. Mula nang kami po ay maglingkod sa iyo hanggang sa mga oras ito, kahit napakaraming taon na ang lumipas, O Diyos, patuloy po namin isinasagawain po balan mo ang kaluuban, gumagawa po kami sapagat alam po namin mayroon po nakalan na gantimpala sa bawat isa sa amin. May nakalan na gantimpala na ibibigay mo sa amin, mahal na Panginoon. Pinapasalamatan na po namin gantimpala na amin tatanggapin pagdating po namin dyan sa langit. Narito po kami nagpapakumbaba, nagsasumamot, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos, sa huling panahon na ito. Sa po patuloy na paglilingkod po namin sa iyo, panghawakan mo kay matibay na manatili po kami sa pagsagawa sa iyo pong balalamang kaluuban. At ganoon din po sa iyo pong minamahal at iginagala ng ay mala pastor, mahabang buhay at kalakasan ng patuloy may pagkaloob sa ampun ng kanila po mga minamalanak. Pagpalaay mo po sila, dagdagan mo ang bilang na mananampalatay sa iba't ibang panig ng mundo ay iyong balalamang gawain. Pagpalaay mo kami lahat sa physical, material, financial, higit sa lahat sa spiritual na pagpala sa unat na langit ang ay po minamahal at iginagala ng ay mala pastor. Amin na po inaangkin ang tagumpay, katugunan ng ay mga panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan na Isus. Lahat po magsabing, Amen!
sa iyo po mga pangyarihan, pangalan. Aming pong sinasaway lahat ng uri ng masakit at karamdaman magmula ulong at alampakan. Mula ulong at alampakan, tibes madayawiris, pagkaparalitiko, panglulupaypay, panghina magawa ng kaawin sa lahat ng mga mananampalataya. I command you, cast out in the name of the rest Jesus. Be healed, be strong, be blessed, abound on blessing in the name of the rest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bilang pagtatagumpay na ating mga kailangan ay nasa atin na tayo pong lahat ay tumayo, magpasalamat po tayo sa ating dakilang Diyos, tayo pong lahat ay lulukso ng tatlong beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Jump three times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal pa ngayon. So dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ang ating pinakamahal na Panginoon sa tayo ay magpapatuloy na. Akin po ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved brother Jose Rebellia. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Romeo Jose, salita ng Diyos. Natin pong napakinggan mga minamahal sa gabing ito. Praise the Lord. At bago po tayo mga minamahal sa ating mga announcement, muli po tayo po ay kukuha mga minamahal, magkakaloob ng ating pong special love offering natin sa ating pinakamamahal na Pinoon. Nandiyan po, mayroon po tayong box mga minamahal dito po sa unahan. Yung box po na yan o yung ating special offering, diyan po natin ilalagay mga minamahal ko yung ating yung ating special offering para sa ating pagpapatuloy na pagpapatayo na ating pong bahay sambahan mga minamahal. Tulong-tulong po tayo mga minamahal ko na magbigay natin special offering para yung ating bahay sambahan. Ito po mga minamahal ko ay matapos na po sa mas lalong madaling panahon mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Pinoon. Tulong-tulong po tayo mga minamahal para po mga minamahal ko sa ating bahay sambahan mga minamahal. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. O magpala namin ang mga Diyos sa banal mga pangyarihan sa lahat, sa banal pangalan mo ang pinakamamahal, Jesus. Narito po ang aming minamahal na kapatiran mga malapinoon na walang sawa, nagbibigay, nagkakaloob ng kanilang special offering malapinoon para sa iyong bahay sambahan malapinoon. Pagpalain mo po malapinoon ang mga kamay ng ang aming minamahal na kapatiran, patuloy nagkakaloob malapinoon at sa aming malakapatid na nais magkaloob ngunit sa kawalan, malapinoon, dinadalayan po namin dakilang Diyos, sila mo po ay pagkahaluban mo ng mga hanap buhay, ng mga pagpapala, upang sa susunod, sila mo po ay makapagbigay sa iyong banalagawain, malapinoon. Pagpalaan bawat sa amin, in Jesus' name we pray, amen, amen, praise the Lord. I thank you.
pa siyang pagkalupan sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Pinoon. At sa ating pong mga announcement, patuloy po ang ating banal gawain sa dakong ito. Araw po ng Bernes at ang overnight prayer tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng gabi at ito po ay natatapos ng alas 4 po ng Sabado ng madaling araw. At araw po ng Linggo, yung ating Sunday service, mga minamahal, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng umaga at natatapos po ng alas 3 po ng hapon. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon. At yung ating pong midweek service po, mga minamahal, araw po ng Merkules, katulad po kanina, tayo po ay nag-umpisa ng alas 2 ng hapon at natatapos po ng ganito pong oras, mga minamahal, alas 6 po ng gabi. Praise the Lord. At after po natin panalagawain, mayroon po tayong counseling sa lahat po na may mga katanungan. Kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po, mga minamahal ko, sa ating pong beloved sister information. At mayroon po tayong lihans after po ng ating panalagawain. Kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo po ay mailihans sa ating pong mga beloved prayer warrior. At sa ating pag-uwi, mag-ingat po tayo, mga minamahal ko, lalong-lalo na po yung mga tatawid po sa highway. Medyo madilim na po ang lugar at mabibilis po yung mga sakyan dyan, mga minamahal. Mag-ingat po tayo. At mayroon po tayo, mga beloved marshal, na aalalay sa inyong pong pagtawid, mga minamahal. Huwag po basta-basta tatawid, mga minamahal, kung wala pong umaalalay ng mga beloved marshal sa atin, mga minamahal, para makaiwas po tayo sa ano man pong aksidente. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon. Kung wala pong daragdag na mga announcement, tayo po ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong maghapon ito. At narito po aking kapamanggawa at yung beloved brother Rand Ikman para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y magpasalamat sa ating pinamahal pa Jesus. O Buda Kinalma, Diyos, mapangyarihan sa lahat sa panganam mong pinamahal pa Jesus. Mga Pinoon, sa gabing ito, tapos po sa kami napapasalamat, mga Pinoon, sa patdubay mo, sa ipagpupuri, pagsamba, sa iba pangalan sa araw na ito, mga Pinoon. Maraming salamat sa iyo, mga Pinoon. Hallelujah. Sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, sa pagbuhos mo, mga Pinoon, na iba presensya sa bawat sa mga Pinoon. Maraming salamat sa iyo, mga Pinoon. Hallelujah. Sa paglangis po sa bawat yung doon ang gawain magmula sa ay pag-awit ng mga Diyepulo Solemn Song sa mga patutuwang kapatiran, mga Pinsuas, sa awit ng mga mga awit sa pagbibigay. Higit sa lahat, mga Pinoon, sa ibang mensahe na dinala ng iyong mga aral, ito po yung nagsilbing kalakasan, kadagdagan ng panampalataya sa iyo, mga Pinoon. Maraming salamat sa mga Pinsuas. Hallelujah, mga Pinoon, sa special ang dalangin sa iyo, aming minamahal at ginagalang banghilista, Willis at Almeda, mga Pinsuas. Hallelujah, patuloy mo siya, mga Pinoon, bigyan ng kalakasan, sugod sa kanyang pisikal na pangatawan, mahabang-mahabang buhay at labang sa iyo, mga Pinoon, upang kami patuloy na mapangunahan sa paglulugod sa iyo. Sampo ng beloved Almeda Children, mga Pinsus, papalain ko, mga Pinoon, sa hapong to at sa aming samantalang paghihulay, ingatang po ba sa iyo, mga Pinoon, mga Pinsus, iligtas mo, mga Pinoon, aming kapatiran na maglalakbay patungo sa kanyang tahanan, Diyos. Ikaw siyang mag-ingat sa kanila, mga Pinoon, at sa po na panalangin na aming minamahal at ginagalang banggilista, ito po ang sahat panalangin sa pangalan Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you. Thank you.